Hello! Dun na tayo sa pang-12 na personality type na in-upload namin. Mga ESFJ or extroverted sensing, feeling, and judging types. Also known as the supporter. Sila din yung isa sa mga guardian. Tapos 12.3% sa population. So parang second to the largest sila. Tapos starter type sila. Ayun. Gusto lang namin mag-shout out kay ano daw, kay Jennifer Makapagal ng San Leonardo, Nueva Ecija. Oh, layo nun ah. Nakarating na ako sa Nueva Ecija. Di pa ako nakapunta dun. Pero, anyway. Di ba mga Ilocano yung ano? Ilocano. Oo. Hindi ko alam yung ano, Ilocano word. Pero, hello po. Oo. Di ko rin alam eh. Ang alam ko lang dun. shoutout din po kay Jenaline Rafada from Trece Martinez, Cavite. Hello yan. Po. Hello po mga ESFJ. Yung hero function ng mga ESFJ, extroverted feeling hero. All about other people's feelings, tulad ng mga ENFJs, lagi silang aware sa feelings ng ibang tao. So it's not about how they feel, but it's about how other people feel. Tapos yun, very heroic sila when it comes to making other people feel good. Example ng ESFJ sa Pilipinas, si Kris Aquino. Mapapansin mo sa lahat ng shows niya, sa videos niya, sa Kris TV, lagi siyang nagbibigay ng compliment sa mga guests niya. Lagi niya sinasabi na, ay, bongga, di ba? Tapos, I love your shoes. Oo, lagi siyang nagbibigay ng compliment to make other people feel good or included or valued. Yan. Tapos, dahil din sa FE, sobrang people-oriented sila. Sila yung mga taong ang daming kilalang tao. At alam lahat ng bagay tungkol sa ibang tao. Kung ano yung nangyayari sa buhay nila, sino yung mga jowa nila, family life nila, ganun. Masyado silang, gusto nila lagi silang updated. Ayun, sa mga bagay na yun, sa mga tao sa paligid nila. Pareho silang caring ng mga ENFJs, pero different yung approach nila. Halimbawa, yung ENFJ, they care in a way na they help people to do something about their problem. Katulad ng ginagawa ni Rafi Tulfo, di ba? Pero itong mga ESFJ, they care in a very practical way. Halimbawa, may sakit ka, bibilhan ka nila ng gamot, ipagluluto ka nila, ganyan. Sila yung ano known as mother figure eh, out of all the types. Tapos, lahat ng FE users, self-sacrificing. Pero most especially, yung mga FE hero. Ang problema lang dito, they can have covert contract. So, ano ba tong covert contract? Tumutulong sila and nagsasacrifice sila for other people, pero they expect something in return. Parang meron silang social rule na inadapt in which they expect you to know and follow, hindi nila kino-communicate yung expectation na yun. Another thing with FE, they can be easily guilted dahil doon madali silang matake advantage. Dumako naman tayo sa SI or introverted sensing parent ng mga ESFJ. So SI is all about duty. So very dutiful tong mga ESFJ natin. Kaya mas matindi yung covert contract nila sa mga ENFJs. Kasi they feel obligated to help you and they feel like it's their duty. Known sila as the most sacrificing out of all types. Kaso nga lang, there's a high chance that they would expect the favor to be returned. Next, SI is all about endurance. Sabi nga ni ano, Mr. Chase Joseph, SI is built to take abuse or punishment. Diba nga with her history sa relationships ni Kris Aquino, she was able to endure through all of the abuse. Parang may physical and emotional abuse yata nangyari. Mm-hmm. She was able to get through. Mm-hmm. And SI parent is about comfort and predictability. They will stop being supportive kapag hindi sila comfortable. Which is true. May kilala akong ESFJ na ano, pag as far as I know, there was a betrayal sa circle of friends. Mm-mm. Ang nangyari, parang hindi na siya nakikisalamuha at all.
Pero hindi niya sinabi. Hindi niya kinonfront yung mga taong yun. Mm-hmm. Bigla na lang siya ano, hindi naman ng ghost, pero alam mo yun, parang lumamig yung pakikitungo niya. Mm-hmm. And another thing about SI is attached sa long-term memory, so naaalala nila lahat ng nangyari in the past, even the small details. They can forgive, but they can't forget. Mm-mm. Ayan, dun naman sa extroverted intuition child. So, NE is all about other people's wants and desires. Itong mga ESFJ, they innocently give people what they want. So, they're very childlike in giving people what they want. Katulad ni Oprah Winfrey. Yung show niya is a big NE child. Kasi, nagbibigay din siya ng mga bed, appliances pag sa mga tao. Oo, madami siyang pag-giveaway. Tapos yung mga guests niya, di ba? Tinutulungan niya na makuha yung gusto nila. Tulad nung nangyari kay Charisse Pempenko, di ba? Gusto ni Charisse na makaduwit sa Celine Dion, binigay niya. Oh, tapos gusto ni Charisse na parang magkaroon ng anong gadget ba yun? Basta parang iPad or something dati. Nakalimutan ko na kung ano yung binigay niya. Oh, kasi nawala daw yun sa plane. Oo. Tapos binigay niya. Ganito ka generous yung mga ESFJ. Oo, napaka-generous nila. Isa sa mga friends mo na pinaka masasabi mong galante. Without questions asked. Minsan nga hindi mo na nga hiningi eh, alam mo yun, parang nati-feel lang nila na he will feel happy if bibigyan ko siya ng ito. Lalo na pag may kaya sila. Alam mo yun, parang they have the ability to give. Pero hindi lang siya limited sa sa material things. Yung combo kasi ng FE, FE hero tsaka NE child is what makes them very supportive. Kasi 'di ba they make you feel good and they allow you to want things. May mga parent kasi na 'di ba, they don't allow you to want other things. Gusto nila kung ano gusto nila, 'yun yung gagawin mo. Etong mga ESFJ, very supportive sila kasi kung ano yung gusto mo, susuportahan nila 'yun. Parang katulad nga nung conversation ni Bimby tsaka ni Kris Aquino na parang sabi ni Bimby, choose my girlfriend for me, sabi niya. Tapos sabi naman ni Kris Aquino, no, you choose that for yourself. Best career sa mga ESFJ, sa tingin ko, any job na merong human-to-human interaction, tapos... Parang to be of service. To be of help. It can be in any forms . Oo, basta any job na they can support other people. Okay, next, TI or introverted thinking inferior. Tulad ng mga ENFJs, ESFJs are actually afraid and insecure about being wrong. Takot sila that hindi sila smart or, they're not intelligent. One thing about kay Kris Aquino, naalala ko lang, she will not say anything, especially about facts, kapag hindi niya na-verify. Younger years niya. Parang pag may sinabi kang, lihis sa alam niya, hindi siya nag-give up. Parang may tendency siya na inaalam niya talaga kung yung totoo. Yun nga, di ba, parang i-google niya. Kasi mayroon siyang mga references din dati. Nabasa niya daw sa book na ganyan-ganyan, di ba? Kailangan niya talagang, ipaglaban. Ipaglaban mo. So, nemesis function ng mga ESFJ is yung introverted feeling. They are always worried about their self-worth. Tapos, they worry that they are bad people or they're not good enough. Kaya naman, yung worry na to, finoforce din sila yung FE nila to help other people, to care for them para mawala yung worry na to. Next naman, extroverted sensing critic. Yun, kini-criticize nila yung physical environment nila. Sila yung mga taong napapansin lahat ng nasa paligid nila. Tapos pinapanood, pag napanood mo yung guest appearance ni Kris Aquino sa GGV, kasama niya si Ay Idris Alas,
Hala, bigla-bigla niyang aayusin yung buhok ni Idris Alas. Sumabat naman si Vice, ganyan sabi niya, ganyan yan eh, kung ano-ano yung napapansin niya, titignan niya yung buhok mo. Tapos sabi niya, ay, my split ends. Tapos, nakita ko pa sa ibang interviews, sinita niya yung, ano, yung kasama, yung nag-interview sa kanya na parang, ba't ang itim ng mata mo? Ganyan-ganyan. Tapos, oo, sinita niya yung, ano, yung outfit nung, ano, nung nag-interview sa kanya, bakit ka nakaganyan na jacket? Basta parang gano'n. Tapos yun, tinanggal na lang tuloy nung nag-interview sa kanya. Ganun sila. Kini-criticize nila yung environment nila. ESFJ, natural sa kanila yun. Hindi naman sa masyado nilang minamalit yung mga wardrobe mo or something-something. Pero natural sa kanila na i-criticize nila yung nasa physical environment nila. Matitrigger talaga sila pag di maayos yung pagka di ka maayos mag-present, dugyot ka, ganyan. Oo. Mahalaga sa kanila ang ano, ang na-kept yung environment. Oo. Kaya din kasi nila yung ginagawa kasi they go, mataas yung standard nila sa sarili nila when it comes to how they come off to other people. SE critic eh, kini-criticize nila how they come off. So, they do something about their physical look, how they smell, how, ano, and everything. Uh-oh. So, pag nakikita nila na ibang tao, unkept or dugyutin, ganyan, natitrigger sila. So, dumako tayo sa NI or yung introverted intuition trickster. As we all know, NI is all about one's own wants and desires. Yun nga lang, wala silang concept about what they want. Hindi sila aware doon kasi ang alam lang nilang gawin ay yung ano yung duty nila at hindi yung kung ano yung gusto nila, in short. Basta ang example, may isang interview si Kris Aquino kung saan tinanong siya ng anak niya, si Bimbi, about, are you going to have a boyfriend again? Sabi ni Bimbi. Tapos, sagot naman ni Kris, will you allow me? Papayagan mo ba ako? What do you want me to do? Yan. So, ganun sila. Si Rare, sa kanila yung super sure sila about what they want. Kasi nga, they always act based on duty. And if ever they're allowed to do what they want, ayan, sabi nga ni Chase Joseph, lagi yung nag-lead to chaos. Anong mangyayari pag hinayaan mo lang yung bata na mag-explore ng mag-explore? E di, ano, gulo-gulong buhay. Yan. Kaya napapahamak sila. Yun nga, parang sa history din ng mga relationships niya, di ba? Makailang beses na siya na, ano, natapilok. Okay. Para siyang nagiging, tawag nito? Deja vu. May term yun eh. Hindi, ano tawag dun? Cycle? Oo, para siyang nagiging cycle. Ang panghuli naman, yung TE, or yung extroverted thinking demon, ESFJs don't care about what you think. Diba? Obviously, kay Kris Aquino, she doesn't care about what people think about her. Sasabihin at sasabihin lang yung ano yung iniisip niya. Without thinking kung ano yung iniisip ng ibang tao or kung ano yung magiging perception ng ibang tao dun sa mga sinabi niya or dun sa mga ginawa niya. Diba? Which is very, ano, very evident. Mapapansin niyo yan sa mga sagot niya or sa mga pinaggagawa niya. Oo.